Hi mga gamers, this is Games3PH. Interesado ba kayo pumasok sa Pegaxi, isang horse racing game under Polygon Mainnet? Pero hindi nyo alam kung ano ang mga kailangan na token para pambili, pambreed inside the game. So, iwa-walkthrough ko po kayo isa-isa at tuturuan ko po kayo kung paano mag-convert at mag-transfer ng mga tokens na to. So, let's start! Umpisaan po natin sa two major coins na magagamit natin para ma-convert into breeding token at pambili natin ng NFT Pega. So, yung two major coins na to, Matic at USDT. Dito sa trade and advance, pwede po kayo dito mag-trade ng Matic and USDT. Type lang po natin sa taas, Matic, USDT. Po. Kung wala pa po kayong Matic at meron kayong USDT, kailangan nyo po mag-buy. Kung gusto nyo po i-convert yung Matic tokens nyo into USDT, you need to sell. So dito po, hindi ko na po kayo tuturuan lahat ng nitty-gritty sa pagtitrading. Ang importante lang po dito is magkaroon tayo ng Matic token. So, anong mas prefer ko? USDT or Matic? Mas prefer ko pong magkaroon po kayo ng Matic muna. Why? Kasi gagamitin po natin pang gas fee sa Polygon Network. Lahat po ng pang-breed, pang-trade, transfer, pagbili ng Pega, you need Matic. Tandaan po natin yan. Umpisaan po natin sa pagbili ng Matic token using our USDT. Dito po, let's say 1 USDT, 10. Pero usually po, sa pagbabay, pili lang po kayo dito. Kung gusto nyo mas mabilis na transaction, pindutin nyo itong nasa taas. Pero kung marunong po kayo mag-trading, alam nyo na po paano mag-presyo dito. Hindi ko na po i-detalye. So, let's say 1 lang po yung presyo na nilagay ko. Ito yung ilang Matic ba ang bibilin nyo. Then, buy po natin. Dito po, makikita nyo po yung order. Hindi pa po ito completed. Naghahanap pa po tayo ng ka-transaction dyan. Pero once completed yan, mapupunta yan sa order history. Cancel na po natin to since meron na po akong Matic na na-transaction earlier. This is just for the sake of tutorial lang po. Then next po natin, punta tayo sa Fiat and Spot. Sa Fiat and Spot, isearch lang po natin yung Matic coin, then withdraw. Ito po, ipipaste nyo dito yung MetaMask address nyo po. Then, select po natin, under network, ang Polygon or Matic. Once na na-place niya po dyan, lalagay nyo lang po kung ilan yung Matic na ito-transfer nyo po. So, let's say, ito po sa MetaMask, copy po natin. Then, paste nyo dyan, Matic. Yan, max natin. Since kulang po yung Matic natin dito, may makikita po kayo ditong withdraw. Then, i-click nyo lang po yun. May isa pang magpa-pop up, i-click nyo lang rin po yung button na yun. Then, after nun, kung ano man yung mga withdrawals na status, dito nyo po makikita. Kung ongoing, may progress po kayo makikita dyan kung completed ito po. Punta naman po tayo sa USDT. Sa USDT, kung papansinin nyo po yung network, wala po kayong makikita ditong Polygon or Matic. Pero meron po tayong tutorial kung paano nyo po itatransfer itong USDT sa Polygon Network. Ilalagay ko po sa taas at sa description nito. Magagamit nyo rin po yung ganong pamamaraan just in case na congested ang Matic Network po. So, check nyo lang po yung video. Punta naman po tayo ngayon sa DMM.exchange. Dito po, i-coconnect nyo yung MetaMask wallet nyo. Then, make sure naka-bridge asset siya under Polygon. Dito sa MetaMask nyo, kailangan naka-Matic Mainnet or Polygon Mainnet.
May automatic naman po mapupunta yan sa MATIC dito since ito ang major coin ng Polygon. Dito po, pwede nyo pong i-convert yung MATIC token nyo into USDT or USDT to MATIC. Okay, ayan po. I-switch nyo lang po yan. So, may katanungan dyan na gusto ko sagutin. Anong mas maganda? MATIC or USD? So, sasagutin ko po maya-maya. Gusto ko muna ipakita sa inyo ang isang importanteng coin sa Pegaxi, which is PGX, Pegaxi Stone. Ito po ang may tuturing na governance coin ng Pegaxi. Parang AXS po kung naglalaro kayo ng Axie. Ginagamit rin po pang breeding. So, dito po, kailangan PGX po from MATIC X. Okay? Ano ang coin na magandang ipang trade dito? USDT pa or MATIC? Ang sagot dyan is USDT. Kung may existing USDT kayo sa MetaMask wallet nyo. Like this one. Na USDT na ako. Pero, kung MATIC lang po ang coin nyo, I recommend na MATIC na lang talaga. I-direct nyo na to PGX. Bakit? Kung titingnan nyo po dito sa trade routing, kung MATIC to PGX po, dadaan pa siya sa conversion ng USD bago mapunta sa PGX. Unlike sa USDT, direct na po. Diba? So, mas maganda ang conversion niyan. Pero take note ulit po, dapat USDT under Polygon. Hindi po Ethereum, hindi BSC. So, take note po yun. So, kanina sinabi ko na USDT mas maganda. Try natin USDT since meron naman po tayo. Yung gagamitin po dito na pang gas fee is MATIC. Tandaan po natin hindi USDT. Dito po, kung since pag first time nyo pong gamitin pang trade ang token nyo, kailangan nyo munang i-approve. Nangyari, bibili tayo ng PGX gamit ang USDT, approve USDT. Yan po, confirm po natin yan. Meron po yan. Ayan po, sinasabi ko sa inyo. May corresponding gas fee under MATIC token. Reject ko na lang yan. Pero after po yan, na-approve nyo yun, dalawa po yung i-click nyo dito. Approve. Okay, tapos hintay lang po tayo ng konti. Swap naman po yung susunod na lalabas dito. Same goes naman sa MATIC. Ganun din po. Since hindi ko po first time na mag-swap to MATIC to PGX, swap na lang yung nakita nyo dyan. Maximum return po ang kailangan natin pindutin dito. Okay po. Ano pa po ang mga kailangan nating token sa Pegaxi? I-check po natin. Anim po yan. Ang na-discuss ko po no earlier is PGX, USDT, at MATIC. So, next po natin is BIS. Kung naglalaro po kayo ng Axie para po yung SLP, magagamit natin ang BIS for breeding at marireceive po natin yan pag nag-racing po kayo. So, ito po yung reward. Ang tanong, ano pong presyo niyan? As of November 15, hindi pa po yan for trading. Hindi pa po natin alam kung magkano yan. Antabayanan po natin yun. Next natin di-discuss is Fable Token. Ang Fable Token, kailangan nyo yan para magkaroon kayo ng super rare na Pega NFT, which is na tinatawag dito as Crown Pega. Ang nakaka-receive lang neto is yung mga nag-refer earlier in the game. As in, mas earlier pa ngayon. Yung mga nakapasok yan sa whitelist. So, maybe in the future, magbigay ulit sila ng event
para makakuha tayo ng Fable token. Itong last three tokens, which are USDT, WIT, MATIC, lahat yan pwedeng pambili ng PEGA. Kasi during nung whitelisting sale, ito po yung mga naka-indicate na pwedeng gamitin. So, hindi ko lang alam as of November 15 kung meron pa pong ibang usage yan. So, sa lahat ng ito, WIT po yung hindi natin masyadong nadaanan. Paano magkakaroon yan? Punta po tayo sa app.supreme.com. Then, make sure na i-coconnect nyo po yung MetaMask nyo. Then, under dapat siya ng Polygon Bridge. Kasi, hindi magpapakita yung most of the coin na under Polygon like Matic kung hindi po yan nakaset ng mabuti. So, dito po, yan, nakaset na agad. Pwede nyo pong i-search dyan kung pipindutin nyo kung anong gusto nyo pong coin na pwedeng i-swap. Yan. Dito kasi napili ko na Matic at WIT. Kung first timer po kayo, may approval po muna yan bago mag-swap. Since hindi naman po ako first time mag-swap, kita nyo po na ito na po yung mga details, then confirm swap na lang po. Kung na-confirm nyo to, makikita nyo doon sa activity ng MetaMask nyo kung anong status ng transaction. So, check nyo na lang po yun. Okay, natakal na po natin yung 6 na tokens na magagamit natin within Pegaxi. So, kung meron po kayo mga comment, suggestion, or mga gusto nyo pong kailangan nating itackle pa dito sa game or iba pang NFT games, please leave comment below lang po. Please subscribe rin po dito sa ating channel kung gusto nyo pong ma-notify ng mga new tutorials about NFT games. So, yun lang po. Thank you. Bye!